maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po si Amy Puyko at ito ang Agree ako dyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating napakagandang doktora, Doktora Corazon Occidental na may pusong malaking-malaki sa agrikultura. Hello po! Hello! Magandang umaga din, Amy, at sa ating mga taga-subaybay. Alam mo naman, lagi akong agree na agree sa iyong introduction sa akin. Pero nahihiyan din naman ako kasi mas maganda ka pa rin sa akin. Ay, naku! Naku naman, Dok! Dok, season 3 na tayo! Amy, na-miss kita! At parang dalawang linggo na tayo kita. Pero dahil sa pagtatapos ng ating season 2, di ba? Sa ating matagumpay na season 1 and season 2. At dahil doon, binabati ka namin. Yes, congrats po sa atin at meron tayong season 3. At dito nga po sa season 3 natin, pipilitin natin paabot pa yung mga nandun sa mga malalayong lugar para ipanadinig ang kanilang matatagumpay na istorya tungkol po sa kanilang pag-agrikultura. At nabanggit ko po na malayong lugar ngayon. Dok, eh, napunta ka na ba ng Palawan? Palawan, Coron, at saka sa mga yung El Nido, Pangulasyan. Yes. Opo. Sa, alam niyo, Dok, kasi nagre-research ako, nakita ko na ang Palawan ay pasok pa rin bilang world best island. Yes, Amy. Consistent sila, ha? World best sa tourist, top world tourist destination. Palitan nga eh. Palawan, yung mga islands niyan, yung mga kilalang mga tourist spots at saka yung mga tourist attractions naman sa Coron. And that maging dito din sa atin sa Philippines, ha, consistent din sila na sila yung Philippines top tourist destination, Palawan. Kaya lang, this year ay mukhang pumantay ang Siargao. Pero isa lang ang Siargao, pero sa Palawan ay maraming competitors ba yun? They compete among each other. Pero lahat siya magaganda. Pero okay lang yun, basta Pilipinas. Basta pasok sa Pilipinas. And yung mga guests nga natin, sabi mo, thank you, ang galing kong mangumbida, ha? maganda, you know why? Na nakapangumbida tayo ng mga farmers sa mga guests natin yan, mula sa Coron. Kasi at ang impression lang natin sa Coron at Palawan ay puro tourist attractions, yes. Diba? So, saka puro diving, yan kasi, island hopping, yan yung karaniwan na meron tayo nakikita pagdating natin ng Coron or Puerto Princesa or El Nido. Yan yung alam natin, may island hopping, merong diving, puro marine ang inano natin, yung dagat. Pero this time po, maganda na meron parang mga land base na pwede tayong bisitahin dito sa dagat na ito. Correct. At yun nga, ang episode natin to ay magiging complete package. Bukod sa tourist attraction na i-discuss natin sa Coron, eh kung ano pa yung mga sharing nila sa dito nga sa ating agriculture, livestock, at saka rooftop gardenings and crops. Yes, opo. Kaya looking forward po ako dito sa ating makakausap. Sigurado ako, marami tayong matututunan. At hindi lang yun, hindi lang naputol doon sa pagpa-farm, no? Pati yung mga diskarte, tamang diskarte. Paano ba maging matagumpay dito sa linyang ito? Kaya abangan po yan ng ating mga kababayan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang
agree ako dyan. Doktora, ang ating makakasama ay galing pa po sa malayong lugar ng Palawan. Isipin mo yun, Dok, ha? Ang layo na talaga ng aabot. That's why, Amy, I'm very thankful sa mag-asawang Anne and May sa pagbibigay oras sa ating palatuntunan. Thank you at sa nakikinikinit ako na rin kung gaano kalaki ang puso nila sa agrikultura. At excited na ako sa ating palatuntunan. Yes, kaya nga po, Dok, ito, kwento ko lang, based doon sa aking mga research, itong ating makakasama na si Sir Al nga, ay isang photographer. At ngayon, ay isa din po siyang executive director ng Calamianes Cultural Conservation Network Incorporated at founder po ng Coron Natural Farms kasama si Miss May Lynn Sangan. Sila po ay mag-asawa, ang sabi niyo nga. So, hello po, Miss May and Sir Al. Hello. Hello po. Good morning. Mayad nga temprano, Kalindong Tanan from Palawan. Oh, marunong. Ay, kinilabutan ako doon. ang Coron ay Tagalog, pero ayun, may tanong ako para sa kanilang dalawa, Amy, kung pwede. Ano? So, yes, napalitaan kasi, narinig ko na pareho silang taga-Coron. So, alam naman natin na ang major industry din sa Coron ay tourism. That's why siguro ay naging professional photographer si Al. Ano? So, alam ko naman may connection yung tourism sa agriculture, pero baka naman pwedeng mag-umpisa sila sa pagkukwento kung paano silang napunta dito sa kanilang business ngayon. Yun po, malaki po yung naging inspiration sa amin ng Palawan dahil ang Palawan ay gifted ng natural resources, landscapes, okay, seascapes. Yun po yung inspiration ko being photographer since 1990. 30 years na po akong photographer from film era pa. So malaking inspiration yan sa akin. And then ako at yung wife ko, way back 2000, we established a tour agency. We are tour operator. Ecotourism advocates po kami pagdating sa turismo. And yung wife ko, ito si May, siya po yung CEO ng Calamianes Expeditions and Ecotours. And then yung nag-pandemic nga po, since last year, nag-focus kami sa farming. But we are already starting farming way back 2016 kasi nakita namin na kulang ang turismo namin ng support ng local produce. Most of our supply ay nanggagaling po sa Mindoro, sa Manila, sa Batangas, and mainland Palawan. So nag-venture kami sa farming first to also to supply our tours, tour operation. Para yung story ng aming tour is sustainable, self-sufficient siya. Yes. And si May po yung nag-ooperate ng tour. Ako yung sabi ko magre-retire na ako sa dyan sa turismo. Magpa-farmer na lang ako. even before their yung current na pinagkahabalahan nila ngayon itong kanilang agricultural farming talagang partner na pala sila, Amy, no? Yung line nilang mag-asawa. So, yun yung kasabihan na sa lahat ng problema, kahit na magkaroon ng crisis, sa pandemic, ay meron pa rin nakikita ng opportunities. Yes, yes. Agree po. Pero natutuwa po ako sa ano nila kasi di ba tour, tapos nakita nila yung importance na meron kang local produce. Kaya nagkaroon sila na parang initiative na why not go mag-farm tayo. Yan. Pero gusto ko pa makausap si Miss May kasi curious ako dito. Nakikita ko yung mga pictures ng rooftop nyo na talagang ang dami pong nakatanim. Paano nyo naisip na mag-venture sa rooftop farming? Kasi may iba-ibang klase tayo ng urban farming, di ba? Yung rooftop gardening, paano nyo po naisip na parang maganda to? Una po kasi nag-start kami dito lang sa gilid ng house. So maliit yung space. And syempre, ang concern po ng halaman is sunlight. So, parang maliit na portion lang yung sunlight dito. Tapos, nakita ni Al siya, kasi sa planning, si Al po talaga yun. Siya yung magaling dyan. Kami taga Kami na yung working group, siya yung talaga plan sa planning. Tapos, nakita niya nga na mas okay doon. Tapos yun nga po, na-set up yung taas. And, nakikita po natin na talaga maganda yung output niya. Kasi yung sunlight doon from
early morning to hapon siya na bibigyan niya ng complete sunlight na kailangan yung mga halaman. Kaya makikita niya naman po siya produce. Talagang ano siya, well-lighted siya. Tapos sa ano naman, sa ibang, even sa mga ibang ano namin, plants din, na hindi naging maganda yung tubo dito sa baba, naging maganda siya sa taas. So sabi natin, talagang idea siya sa roof. Ah, so talaga interesting ang rooftop gardening kasi ma-maximize yung ano, yung space, yung lupa, and yung sunlight. Pero dalawang tanong, hindi ba mahirap magdilig kasi nasa rooftop? Yes. Pangalawang tanong, okay yan ma-promote dito sa mga sa urban areas. Pero kayo ay nasa Palawan, hindi ba mas maganda rin na malulusog din ang lupa sa Palawan at hindi naman din ganun kamahalan ang lupa? Sino ba sasagot, ma'am? Anyway, yung tubig, ma'am. Si Al na rin. Ako yung tubig. Ni May, si Al ang brains eh. Si Al ang head, tapos si May ang neck. Totoo, ma'am. So, yung tubig kasi, ma'am, before that, yung rooftop, nandun yung aming tank na papaakit namin yung tubig doon. So, lahat ng tubig pababa by gravity yan siya. So, one pump rule lang din kami. Minsan lang iakit yung tubig tapos malaki yung stack doon. And then, kaya wala kaming problema sa pandilig. And pagdating naman doon sa usapin na maraming bakanteng lupa, yes po, yun, ginagawa po namin sa mamaya kwento namin tungkol doon sa isang farm sa area namin. Kaya lang, nagkaroon kami ng ano dito, ng, di ba, pag nung pandemic, maraming areas kahit sa urban, na mga yung semento, mga maliliit na mga spaces sa wall, sa pader, no? Ginagamit po namin 'yon hanggat mayroong sunlight, nalalagyan siya ng tanim. So iba't ibang klaseng approaches. May vertical garden, may tower garden, may paso-paso, may recycled na container, 'yun po yung mga ginagawa natin. So pagdating doon sa taas yung kinukuwento ni May, naglagay kami doon ng ano ng tower gardens, mas marami siya. So that's all in all 75 square meters na floor area. Opo. Yun, 'di ba? Dok, nakita mo naman. Ang liit ng space pero ang dami nilang nilagay na mga props sa pwede na. Sir, binibenta niyo ba 'yun? Kasi sabi niyo kanina part 'yun ng tour niyo. Yung dito po sa rooftop, kaka-setup lang kasi natin siya this April. Pero po yung pinanggalingan niyan dito rin sa baba, nagbebenta po talaga kami ng aming mga excess po, no? Pero kasi ang aming target sa urban is to supply our own needs. Ayaw namin, hindi kami galit sa palengke pero mas gusto namin na kami nagpo-produce ng food kasi we make sure na ito ay malinis, ito ay organic, wala siyang spray na anumang pesticides or chemicals. Yung po yung ano yung aming gusto nang namin ma-sure, lalo na po some pagdating pieces sa mga dahon na hindi kailangan lutuin, yung lettuce, no, yung mga ganyan po, yung fresh po, mga arugula, yun po yung ayaw nating halos bilhin sa labas kasi hindi mo alam kung paano itinanim. Opo. So yan, at first, Amy, ang objective lang nila ay para makasiguro na yung mga vegetables nila para sa table nila ay healthy at walang mga ibang chemical. Pero sa ganda ng objective at sa ganda ng pagpapalaki, so palagay ko, May, inaay mo din na maging pagkakakitaan at magandang negosyo din ito in the future. Yes, ma'am. Yes, not okay. Kasi may livestock farming din siya, di ba? Ano na pala itong tawa na ito eh, Amy? Vegetables and livestock products. So, bandang huli sa kanilang lugar, sa Coron, eh sila yung magiging source pa. Magiging additional na tourist attraction din yan. Eh, na yung mga kinakain dyan sa Coron, eh, talagang mga fresh na fresh. So, ano ang mga alaga mong animals? Okay. Ma'am, sa ano sa farm, ay yung farm po natin ay 30 kilometers away from Coron town. So, it's almost an hour na drive, no, papunta doon sa farm.
At doon po, mayroon tayong minamanage na it's called Coron Natural Farms. Yung livestock po, isa lang sa anim na component. Anim po kasi yung components doon. May vegetable garden, merong livestock, merong orchard, meron po tayong biocomposting component, meron tayong aquaculture yung palayamanin. Yung aquaculture is connected po doon sa sa palayan, sa taniman. And yung huli ay yung farm tourism. Yung livestock po, yun po yung ating ano ngayon, yung subject ay may marami po tayong alaga from kambing, native na manok, native lang po tapos free range. Tapos meron din tayong mga itik, pato, meron din at meron tayong isda. Sa isda meron tayong hito, meron tayong dalag. At ngayon nag-introduce tayo may tilapia at ngayon nag-introduce tayo ng ulang, yung freshwater prawns. So yun po yung ano natin, yung ating sa livestock. And yun po ay lahat po ito organic din po ma'am ha. Hindi po tayo nagfi-feeds. Lahat ng pagkain ng ating livestock ay nanggaling po sa natural environment. Kung ano yung pagkain po na nila naturally, yun yung ating pinoproduce. So kaya yung land, piniprepare natin to feed them para tayo and na user nila, alam natin yung kinakain natin is organic thing. Oh, I see. So for example, yung free range chicken mo, mga duck, pugo, ano yan? Pugo mga corn lang, mga source lang. Walang, hindi ka pala nag-feeds. Share ko lang briefly, yung approach po natin dun sa natural farming ay kasi dati ma'am, nung nag-start kami, nag-feeds talaga kami. Kasi wala pa kaming experience way back 2016. Pero sabi namin, maraming open areas na pwedeng gamitin para pampagkain nila. No, for example, corn, yung iba't ibang mga, yung napier, mga grass, no, para yan sa lahat. No? Lahat yan tinatanim namin, yung mga klase ng palay. Tapos duckweed, asola, yun po, no? Tinatanim siya, nilalagay namin, ini-spread namin sa field para ma-vegetate din po. Ang kasi po yung purpose ng farm is ang gusto po nating i-model yung circular economy na hindi mo siya, hindi mo kailangan mag-angkat. Wala pong tapon. Mm-hmm. Lahat po ay napapakinabangan sa loob. Ganto po ma'am, example ha. Panahon ng kasoy, yung kasoy mahuhulog, kakainin po ng pato yun. Kukunin namin yung seed, no? Kukunin namin yung seed. No, yung matitira noon, kakainin pa rin ng kambing. No? Pag kami nagdadamo, kakainin ng kambing. Yung kambing, magmamanure, ibabalik namin sa lupa. Lahat po paikot-ikot doon, yung po yung pinapractice namin. At yung urban farming naman, nakikinabang sa ganda ng soil, ng vermi, kasi may vermi rin po kami doon. So, ultimo ma'am, yung worms, yung source ng protein, yung pinapakain po namin sa mga, ano ma'am, sa tilapia, sa manok, worms po, nagaling po doon. So, hindi po kami, tapos, asola. Opo ma'am. Natural. Opo, natural even po yung kanilang iniinom, may ginger and honey. Para ngayon po lang po pinangarap maging manok. Para sa ginger and honey. Sobrang healthy ka na. Para napakasuswerte ng kanilang mga alaga. Pero so, alam mo, Dokora, doon yung nakita na, alam mo yun, kahit na magkaroon ng pandemic at hindi kang makalabas, kung meron kang sarili mong farm, wala kang problema. And yung pagka-resourceful nila, so may advantage din ba na kayo ay connected sa Agricultural Training Institute kung kaya napaka-creative ninyo at napakarami ninyong naiisip na pagkakitaan? Yes ma'am, malaki po yung tulong lalo sa technical assistance. Lalo po ako, kami po parehong hindi graduate ng agriculture. Si May is historian, history siya, tapos nag-work naman siya accounting. Ako naman, ekonomista, nag-work ako photographer, tapos turismo. So, wala doon. Pero yung passion lang namin, yung sinusunod namin, yung passion namin is becomes our business. Pero yung passion namin una is sustains our yung needs namin as family, no?
tapos nagiging business siya. So ako po, photographer, mayroong studio. Tapos kami, parehong traveler, nagkaroon kami ng tour agency for 20 years, 21 years na ngayon. Tapos ngayon, nahihilig kami sa farming, merong learning site for agriculture ng API. So malaki ma'am yung tulong nila kasi yung hindi nga ganun yung background namin. And yet, ang dami namin nakukuha ng mga libreng trainings. Tapos parang instantly, may ano na kami, graduate na kami sa isang course, di ba? Katulad kahapon, graduate na ako sa course ng paggawa ng mushroom. So, next month ma, mayroon na tayong master room, Lord willing, no? Mayroon na tayo yan. Kahapon po yun yung natutunan ko from API. So, laking tulong ma'am, tsaka mayroon silang financial assistance nung nag-start kami. Nabigyan kami last year ng financial assistance. Eh, lalo na po, marami kaming tao sa farm. Meron kaming anim na families na adopted doon. Pero ma'am, yung adopted na families natin, ang ating goal, ganun din. Circular economy, hindi kami nag-depende sa ayuda during pandemic. Lahat po nanggaling sa farm. Ang pagkain. From Gigas. Yun nga sana ang isusunod ko, yung kanilang operating expenses. Kung ilan ang tauhan, syempre hindi naman pwedeng sila lang. And then kung ano naman yung mga return, yung mga expected nila na mga may output, at saka yun man yung mga dumadating. Gusto ko lang ma-imagine yung kanilang, kasi syempre business pa rin yan, di ba? So yung tipong monthly expenses at saka namang monthly earnings, kung pwedeng itanong. Oh, pwede po ma'am. Wala po tayong, hindi po namin itatago ma'am. Pero Amy, nakakatuwa, ang ganda nilang inspiration. Kanina na-mention ko na I thought lang na napunta sila dyan dahil sa pandemic. Dahil yung line nila, tourism, tapos photography. Diba, na sa pandemic, medyo talagang bumagsak yung tourism industry. So before that, talagang may passion na rin pala sila sa agriculture, gardening, and aquaculture farming. So, maganda silang inspirasyon. Very positive ang outlook nila sa buhay. At saka, hindi sila na nakikerry ng mga problema sa paligid natin. Opo. Ayun yung iniisip ko eh. Talagang Eva and Adan. Iniisip kasi May, Alni, May, Amy na ang Koran kasi is a real paradise din naman eh, di ba? Yeah. Yes. I've been there siguro 2-3 times. Mm. Talagang parang naisip ko din nga na parang ang sarap tumira sa Koran. Di ba? Eh ngayon pa, nakarinig ako ng ganyang kwento. Siguro dadalas na lang ang dalaw. Welcome po ma'am, no? Welcome kayo anytime pumunta sa Koran. Yung farm tourism, ang Koron po kasi ay 90% ng aming tourism destination ay marine base. So tayo po ay nag-i-initiate ng mga bagong land-based tours kasama yung farm tours. So we hope makarating kayo. Cover pa rin ng business, si Amy pa rin ay in charge pa rin sa tourism. So pwede pa rin namin kontakin, for example, may dalawang grupo o isang malaking grupo, pwede pa rin namin kayong kontakin para sa mga additional na magiging activity sa Koron. Yes po. Kasi ang background namin for 21 years, turismo, no? Nung si May, siya yung nagpapatakbo ng tours, yung daily operation, ako yung gumagawa ng produkto. Isa po sa consulting ko na ginagawa sa Department of Tourism is developing tour products. Kasi po doon yung naging pag-develop ng tours. Every now and then, merong interesting na additional para hindi naman yung, sa Koron, pare-pareho lang yan. Opo. So, pero mas hingit ko lang, Amy, ha? Tinitingnan ko si Al at saka si May. Nagugulat ako pag sinasabi nila more than 20 years na sila sa industry. Yes. Ang impression ko nga sa kanila. Kaya start lang nila sa business. Mukha sila bata pareho, no? So, maaga ba kayo nagsimula o yung inyong pag-age medyo bumagal lang?
Ma'am, hindi po namin alam ko anong kalendaryo po. Hindi po kami. Ang ibig sabihin talagang ano, maganda i-promote yung mga healthy, no, yung mga yes. Mga yes. Nasa kinakain din kasi doktora. Yes, kung kinakain mo ay produce nila. Ang yung pag-age ay mabilis, pero kung kinakain mo ay fresh ka din, 'di ba? You are what you eat, sabi nga. Obviously, masaya sila sa ginagawa nila. They love what they do. Yes po. Yun po yung aming ano, ma'am. Yan yung aming joy. Hindi kami gagawa nung ano lang, no, para gagayahin lang kung ano yung kumikita. Minsan nakikita namin, ay, kumikita yan, pero hindi natin din yan. We'll be happy for those na gumagawa and kumikita. We will be, ma-inspire kami, magsusupport kami sa kanila. Pero dahil hindi namin din niya, hindi namin gagawin kahit na siya kumikita. Kasi nga, hindi hahaba yung passion mo doon. Nakikita ka for the sake lang na wala, para yun, gagawin mo for the sake na kumita. Yes, Dok, ang ganda ng usapan natin, pero kailangan ko munang putulin, kailangan muna nating mag-break. Pero sa ating pagbabalik, makakasama pa rin po natin si Sir Al and Miss May. Abangan niyo po yan, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Okay, Sir Al, ang ating kwentuhan, nung galing tayo sa urban farming, urban garden, dun sa rooftop, and then open natin itong open field farming. Paano ka nagseselect ng mga crops or livestock din na nilalagay mo dito? Ah, okay. Yung una po, ang pag sinagseselect, dahil po ang ginagawa natin ay integrated farming. Una po, ano yung requirement ng livestock? Ano yung kailangan natin para mabuhay yung soil? Kasi sabi raw dati, acidic yung soil natin. So, kailangan natin ng mga tanim na pwede niyang i-revive, no, yung ating soil. Tapos, kailangan din natin ngayon, kapag magtatanim ka, hindi porque may buto pa, itatanim mo na yan siya. Mabawa, ay, gusto ko ng kalabasa, gusto ko ng lahat na ito. No, lalo po kami, mayroon doong bahay kubo. Bahay kubo yung vegetable garden. Kinukompleto namin yung bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Tingkamas, talong, sigarilyas, manik. So yun po ay kinukompleto natin doon sa bahay kubo. It's a showcase eh, kasi we are learning site. Pero po, hindi mo pwedeng itanim si tingkamas, talong, sigarilyas, manik sa isang panahon. Dahil po may kalendaryo ang pagtatanim. May season. Okay? May season po. Katulad yan. Ngayon, kung sa open field ka, hindi maganda magkamatis, hindi maganda magkletus, no? Kailangan mayroon siyang bubong, no? So, meron ngayon yung mga dapat ngayon yung mahihili, yung mga gumagapang, no? Yan yung mga pwede ngayong season, no? Pero yun po, may sinusundan kami, meron kaming kodigo legal na kalendaryo sa pagtatanim, no? So, yun po yung aming basihan. Pero pagdating naman sa mga tinatawag natin ng mga perennial na mga plants, no, ito yung all year round. Yan, itanim mo yan siya. No, like malunggay, nandiyan yan siya. Yung talino, alugbati, yung 'di ba mga ano yan eh, all year round yan siya at saka yung papaya, no? Mapatag-init basta may water ka, tutubo yan siya. Okay? So yun po. Yun po yung, pero pag sa mga ilang crops natin, may panahon lang talaga nakapili. Yung halimbawa, yun nga, yung mga lettuce, hindi siya pwede doon sa open field. Dito ka sa mga greenhouse dapat. Opo. So, depende din doon sa need ng ating mga halaman ang inyong pagsiselect. Yes po. Panahon eh, Amy, may mga months na mas mabilis palakihin ang mga pechay at saka mustasa. May mga months na pangkamati, sitaw, upo, kalabasa, at marami pang iba. Paano ang question kay Amy naman, kay May naman? May, similar din dun sa question ni Amy, yung mga choices ng mga aalagaan sa farm nyo. So, ikaw naman yung mga choices ng mga halaman na alagaan mo sa rooftop mo. And kanina, may tanong ako, hindi na nasagot masyado kasi andayan natin pinagkukwentuhan yung monthly expenses at saka yung mga expected na return kung
pwedeng malaman? Kasi malaki na rin ang operation nyo, ha? Una po tinitignan namin is ano po ba yung kinakain namin na gulay? Tama. Ano po yung aming unang tinignan? So, mahilig kami sa lettuce, sa salad. So, yun po. Tas kapatid. Akala ko pang sanggipsal. Pwede na rin. Ayun. Nakatapos lang po. Kasama po. Kasama na po yan. Tapos yun po yung unang ano, tinignan namin. Ano po ba yung mga ano, kinakain namin? Kasi ang hirap magtanim na hindi naman natin mapapakinabangan. Tapos nasa season din. Ang lettuce po kasi, ano siya, within 30 days pwede na natin siya kainin eh. So, continuous na po siya. Ang ginawa namin po sa lettuce dahil na po mahilig kami doon at gusto rin po namin sana na every day at least may ano kami may salad. So ano siya ginawa na namin siya cycle. So monthly meron na po siya. Tapos tomato, tapos may little of onion. Ganun po muna ang ginawa namin nung start, little of onion, kamatis, tapos may ginger, turmeric. Yun po lahat na kagagamit natin. Basil. Opo, basil dahil mahilig din po kami sa pasta. Yan. Tapos yun po, earth, may dill. So yun po lahat, wala po siyang sayang kasi kami po mismo sa family namin ang kumukonsume nung una namin. Para una po ano eh, experiment muna. Makakabuhay, ang tanong ko po sa sarili ko, makakabuhay ba ako ng seed? Eh nung nabuhay po parang, wow, nakakabuhay ako. So yun po, dun po nag-start. Kumakain kami ng kamatis, eto. Nag-start po kami dun sa nabulok na kamatis. Nilagay po namin sa paso. Tumubo po siya. Tapos dun po nag-start ang story ng kamatis. Ganun po siya. Tapos yung sili, nabulok din, nilagay namin sa paso. Tumubo siya. Tapos nire-replant lang siya. Tapos ganun na po. Continuous na po siya. Ganun na po yung nangyari. So lahat po siya ay ano, kinoconsume ng ano, household. May sili, yung sili at saka yung kamatis, magmula sa seedlings ba tawag doon, hanggang sa magkabunga, mga ilang months? Ang ano po, itatransplant po siya. Kasi una po kasi, after meron na siyang 4 na leaf, yung tinitignan po kasi natin yung true leaf niya bago po natin itransplant. Tapos mga 2 to 3 months po, continuous na po yung kanyang pag-ubo. Oh! Curious po ako kasi sinubukan ko magtanim ng sili. Talaga nag-consult na ako. Nagtanim ako ng sili gamit sa buto. Ano ba yung kailangan nila? Basa yung soil o dry yung soil? Ano po siya? Dapat medyo damp lang po. Pag sobrang basa po siya, ang tendency po na nagkakaroon ng molds yung lupa. Tapos hindi po tumutubo. Tapos meron din pong cases na napapalalim po yung ano natin ng seed. Huwag po masyadong malalim. Minsan po, 3 times po ng laki ng seed yung lalim po ng pagtatanim ng buto. Kung halimbawa po, di ba yung seed parang tuldok lang. So parang konting ano lang natin, parang pinch lang, tapos lagay ang seed, tapos lagay na ng lupa. Tapos pot lang. Tapos spray lang po siya, wag po natin siyang ano, lalagyan ng marami. Spray lang po. Dokora, next time papakita ko sa iyo yung ano, makatanim ko. Gusto ko kasi magtanim. Pagkatapos nitong kwentuhan natin, paghahanap na kasi ako ng seed. Biro ko sa isang paso lang, di ba? Di ba? Pwede na. Yes, so, yung sabi niya, 2 months, mag-umpisa na siyang magbunga hanggang 6 months. Does it mean na after 6 months, mamamatay na siya? Hindi po. Continuous po siya. Pero po, for how long? Depende po sa klase ng sili. Kung ano po, kung yung local po natin, yung mga labuyo, matagal po ang buhay niya. Tapos continuous po yung bunga. Lumalago po siya. Lumalago. Ang ano lang po natin, ipitrim lang natin para hindi siya masyadong yumabong ng mataas. Mababa, pero mayabong po. Tapos mabunga. Pag pinabayaan natin, tataas po siya. Tapos kakapal po yung ano, ang bunga na nasa taas na po siya. Nasa taas na po yung bunga. Ayan. Parang shrub na po yung itsura. Tapos,
lifespan mo mas mahaba compare po sa mga ceiling haba sa yung sinasabi nilang hybrid na labuyo po yung mas malaki. Yung Thailand. Ceiling Thailand. Apo yun. Mas maikli po yung buhay compare po sa ano natin, sa wild natin. Additional info galing kay Miss Pico. Urban lang yung pinag-usapan natin, nagtataniman na tayo. So, ang sa akin naman, sana sa ating mga taga-subaybay, sa pamamagitan ng episode na to, magkaroon ng dalawang encouragement. Una, of course, lalo silang nga ma-encourage na bumisita sa Coron dahil ayan na, merong additional itinerary at may magpag-handle pa sa kanilang pangailangan mula sa pagtapak sa Coron, di ba? And yung pangalawa nga, isipin nyo, magtatanim ng kamatis at saka ng sili kahit sa pasulang. Eh hindi ba there was a time na nabalita na ang sili 100 pesos per kilo. So, thousand po. Encouragement sa ating members. Bumili na lang kung sana lang sila magkano na lang yung 5 paso at yung daw mga nabulsa na daw na sili tutupuna. Diba? Nakakatuwa. Opo. Dito natin nakikita na daw na ano, yung food supply, hindi tayo magkukulang eh kung masipag tayo. Masipag tayo at may tiyaga. Pero gusto ko po magkaroon tayo ng ano lang, parang true or false na question dito. Question and answer para kay Sir Al and Miss Bay. Para lang ano, yan, true or false. Sige, mga 5 tanong lang po ito sa akin bago tayo magtapos. Okay tapos po. Tapos lang follow-up question, carry lang. Okay, true or false, mahal po ba ang organic farming? Ano po siya, kapag hindi tama yung approach mo sa organic farming, mahal siya. Pero kung alam mo yung gagawin mo, ano, alam mo na how to make use of the available resources, murang-mura siya. Actually, halos walang tapon. Apo. Yung tunento ni May is a proof. Yung wala siyang biniling seed. Nabulok yung kamatis. Yeah. Nabulok yung sili. So kung mayroon kang organic farming, lahat nag-compost, libre po lahat. Libre ang lupa, libre yung seed. Okay. Yan, yeah, maganda yung note para sa ating mga kababayan. Dapat alam ko yung tamang procedure at proseso. Para hindi ka ba pamahal? Another question po. Tama ba na isulong natin ng urban farming sa ating true or false? True po. Bakit po, ma'am? Sa akin po, malaking advantage kasi katulad po ngayon na pandemic, hindi na kami lumalabas dito lang sa amin. Meron na kaming supply. Yan siya. At saka, ano, hindi lang kasi as sa family. Meron na, ano, na-extend din namin sa mga ka-church mates, kasama namin sa simbahan, yung ibang products namin na available po dito sa... So, hindi lang pang sarili, pwede pang community. Pang community, yes. And, sabi ko 5 pero tatatuhin ko na lang para mag-overtime tayo. Okay po. True or false, may suporta po ba ang gobyerno sa mga nag-urban farming? Sa amin po, ma'am, dito sa ano, sa actual na urban farming na ginawa namin, wala po kaming support direkto, no, na diretso, pero indirectly from farm namin siya nakuha, no. And like po sa farm, kasi nagamit namin yung mga seeds, iba galing na doon, iba po nang galing po yun sa DA, yung mga ibang seeds po namin. So yun po. At saka yung training, dahil po sila nagka-conduct ng training doon bilang learning site tayo doon sa Coron Natural Farms. Kami po nakaka-sit in kung anong training nila doon, napapakinggan namin ng libre. So kasama na kami doon. So nakikinabang po kami. So dito, yung na-apply namin ng mga practices doon sa urban farming, no, yun po yung aming na-i-apply. No? Pero halimbawa, yung direct na program dito po, wala pa siya. Pero po, yun po yung nagiging inspiration natin. Ikwento ko bahagya, ano, kaya po nagsulat kami kahapon sa urban farming sa national, sa ATI, kung ano yung kanilang mga technologies pa. No, kasi nakarinig kami ng kanilang webinar last week.
No? Kaya po kami actually na-connect ata sa inyo kay Dr. Sase. Yes. Dahil po nagsalita siya about urban farming. So yun po yung masasabi natin pakinabang, no? Pero yung dito po sa amin sa bayan, yun po yung aming gustong i-encourage sa LGU. Support yung pag-establish po ng mga urban farms dito sa loob ng town. Kasi po pag dito pag sinabi natin mga built up areas, no, na may mga open spaces, small open spaces. May maliit tayong model ngayon, ma'am, prototype. Ikwento ko sa inyo sa farm meron tayong binuong 1530 model garden. 1530, pag narinig mo 1530, para siyang sweldo. Kinsenas, katapusan. And this model, ma'am, ay in-adapt na po ng maraming communities and villages. We are installing actually community gardens using 1530 model. Ano ang 1530? This is a 15 square meter area with 30 na tanim. Iba't ibang tanim. Okay, and gaano kalaki ang 15 square meters? Akbang ka ng tatlo. 1, 2, 3. Tapos, nakbang ka ng 5. Okay? 15 square meters. Merong 30 na tanim. Tapos, nakita po ito ng UPLB, ng CIRCA. Ito po ay in-adapt nila. At ngayon po ay marami kami mga tinuturuan kung paano po gawin ang 1530. Ang isang household, kung may 1530 siya, makakasave siya ng 3,000 pesos minimum in 1 month. Okay, ito ma'am, ginawa namin siya kasing actual. Kung anong napipitas namin sa 1530, nilalagyan namin ang value ng equivalent. Equivalent na amount. At kung gaano kahaba. At yun ma'am, tuloy-tuloy siya. Kung isang household mayroong 15 square meters with 30 na plants, ma'am, ang laki ng tulong sa lahat ng community. Hindi yan. Sila actually mag-aano sa ayuda. Yan ay napakagandang concept. Napakagandang concept na pag na-spread natin, na i-share natin sa ating mga kababayan. Kumbaga basic, 1530. Parang kasi isipin pag yung iba tinatamad agad, iniisip nila mahirap magtanim. So yeah, with the 1530 na concept, napakalit lang na lugar, maraming maitatanim, at saka yung computation ng return. So bago Amy mo sila request ng kanilang mga conclusion sa ating episode na ito, sasabihin ko muna sa kanila na maraming salamat sa passion, sa agriculture, at sa sharing ngayong araw na to. And God bless you even more. Maraming salamat po. Miss May and Sir Al, naku, ito nga po kayong inspirasyon sa amin. At gustong-gusto ko po yung passion nyo galing sa turismo, kung saan-saan may photography, pero bumalik pa rin po dahil sa puso sa agrikultura. Bumalik tayo sa pagtatanim, at nakita nga po natin yung importansya na meron tayong local supplies at hindi na natin kailangan kumuha ng mga pagkain galing sa labas na hindi natin sigurado kung healthy nga para sa ating mga katawan. Maraming salamat po. And sir, paano namin kayo makakontakt kung gusto po namin kayo na bisitahin dyan sa Coron? For sa details, meron po kami Facebook page, Coron Natural Farms. Tapos ang ang isa po, Alinsangan. Alinsangan po yung main account. Pero yung page po yung Coron Natural Farms. Sa website po, www.kalamyanes.com. Okay po. So, doon namin kayo kapag hopefully, ay makadalaw din po kami dyan nila, Dok. Makabisita sa Coron. Yan. At nakita po namin ang inyong farm. Maraming salamat po. At God bless you po. At sa inyong pamilya, ayan. Sir, ilan yung anak nyo pala? Yun dalawa po. Dalawa. Nakakasama yung narito. Kasi magandang bonding din ang pag-garden. Actually, ito yung nakita kong beneficio ng gardening eh. Lalo na yung sa rooftop. May exercise ka na tuwing umaga. Na yung nakaka-relieve ng depression. Kasi nakikita mo, ang ganda. May mga tanim ka na nakaka-refresh. Diba? And then, family bonding. Yun, maliban po sa health benefits yan. Maraming salamat po ulit.
Thank you rin po. Thank you po. Thank you po. Sa ating mga kababayan, hanggang sa susunod, dito po ang Agri Ako Dyan. Ako Dyan.